Malalaman niyo yung lasa ng may halong asukal sa wala. Oh. Ah, palayo na siya, palayo, Clyde, dali. Hello, Clyde. Sardinas. Dito kami sa Maragondon ngayon, kasama ko si Direk Gino at Ride with Mike, tapos yung mga kaibigan nila Direk. Magka-camp kami somewhere in Ternate. Pinapay pa ang merienda at pang-abusan buwan. Dito na kami sa Ternate. Andito na kami sa Ternate at dinaanan lang namin yung kakilala ni Direk Gino dito, yung sidaan sa gilid ng kalsada. At plano ay magka-camping somewhere, baka ilog. Tignan natin kung saan tayo mapupunta. Kasama naman sila Direk Gino at si Ride with Mike, yung mga kaibigan nila si Jackie at si Carl. So bahala na mamaya. Ayan, bumili na rin tayo ng tubig dito, 1 liter, para yun yung pagkakasyay natin sa buong adventure na to. So, ayan. After ng kumustahan, biyahe na ulit tayo. Ito yung kagandahan ng klima dito sa Ternate. Hindi siya malayo sa Metro Manila, pero yung lamig niya talaga namang napakasarap. Kaya naman hindi ako nagtataka na dito nagbubiyahe yung mga ibang riders. Maliban sa Tanay Rizal, ito rin yung takbuhan ng ibang mga riders pagka gusto natin makalanghap ng sariwang hangin at maka-experience ng malamig na klima. Silipin lang natin yung falls, sayang naman, nandito na rin naman tayo. Sayang yung pagkakataon. Yeah. Silipin lang natin yung pinakamalapit dun sa mas mataas na parte ng falls na to. Yeah. Sayang, madilim na. Ganda. Siguro sa mga lokal dito, alam yung pangalan ng falls ito. Malamang may pangalan to kasi nga, along the highway lang naman siya. Madaling makita. At sure ako na marami nang nakapunta dito. Pero hindi ko sigurado kung ano talaga yung pangalan ng falls ito. Dito lang to sa gilid ng kalsada, bago ka lumiko, papuntang Taibyang Taday. Ay,
Nahanap kami spot dito sa may tindahan. Kaso hindi pwedeng ibaba yung motor dun sa pinaka tutulugan natin. Iiwan lang natin dito sa may tindahan. Ang good thing is mura lang yung parang bayad dun sa spot. 25 pesos lang per head. Kaya plus na siguro. Magkano po sa saging, Tay? 60 lang kilo. 60? Pwede ba yung ganito lang? Ito? Pwede isang liya. Ito? Oo. Okay. Ito? Pwede na ito. Sige. Bili tayo ng saging, baho natin sa baba. Sa tapat ng Meli Store, merong tindahan ng mga prutas. Pwede kayong bumili bago kayo bumaba dun sa lagoon. Para baon nyo na rin. Ayun, ang daming paninda ni Tatay. At yung kanyang fresh na buko juice. Magkano po dito sa buko juice, Tay? 20. Sige, isa sa akin. Tagmiliman piso. Wala ko na yun ito, malamig. Ang lamig. Sarap. Malalaman nyo yung lasa ng may halong asukal sa wala. Oh. Ito magkakaintindihan ko ano pang taste niyo. Ah, ako si Clyde. Apat ata yun ang bahay. Dikit natin sa lagay ng buko juice ni Tatay. Ito, yung buko juice ni Tatay, pagka binili niya dito, 20 pesos. Pag tinuro niyo yung sticker ko, 25 pesos na lang. Yon. Kanagis ka. Mahal. Tara, kumita naman si Tatay. Komisyon ka rin ako. Para may Tay, Gcash mo na lang ha. Dapat pala kinabit ko na yung ilaw ko. Ay. Medyo matarik lang yung daan. Mas maganda kung medyo maaga-aga yung punta nyo dito para makikita nyo yung trail. Kagaya ngayon, madilim na. Hindi ko alam kung ano yung nagnyok ko. O yung damit ko na lang yung nakikita nyo. Kinabit na natin yung ilaw natin. Aray ko. Para double purpose. Nakikita natin yung dinadaanan natin. Tapos, kita nyo pa ako, diba? Yan na, tanaw na yung ilog. Yan eh. Ang linaw ng tubig. Hindi na ng tubig, Tay. Ano ba? Blue lagoon nga talaga. Lalo din na nalagay yung kagang blue. Dito kay Dano. O dito, malalaking pati dyan. Tapos saan na po ang ano? Ayun, yung pagkurbatan din yun. Yun na po yun. Malalim mo. Ah, okay. Kasi kanya, walang ibang malalim. Sige po, salamat po. Daanan lang yung ilog. Gilid lang daw, sabi ni Tatay. Okay. Ano yung gumagalaw doon? Wala? Ano yung gumagalaw? Wala, ano lang? Sige, direct. Wala, hangin lang. Dito mababa. Kuya, isda. Ayun. Gumagalaw lang. Hindi, parang ano siya. Nalaglag? Oo, wala. Wala pa. Anong meron dito? Dito ko na? Gusto mo na. Tagalin mo na yung sapatos mo. Ah, palayo na siya ng palayo, Clyde. Dali! Gusto mo, Clyde! Ah, lumalayo na siya, Clyde! Ah, layo na siya, Clyde! Gusto mo! Kaya bumabalik na siya sa gilid. Belt bag mo ah. Hey. Tayo mo uuwi ngayon,
Ulam pala. Labig na tubig. Papaano na ako? Kung yung katawin ko, kumanda ka. Oo. Bumigay yung bato. Eh, para yan dyan, oh. Gago, pinadali ko nga sa inyo. Sabi ko, nalalabas. Eh, alam ko yun. Direk, yung hawak mo. Gago, buti na nakano ko. Kapit ako. Buti ka mo, hindi ka na taga ng bato. Buti hindi yung bato na taga ng bato. Oy, nice! Sinira mo pa yung nature. Mapagkabi sa tambahan mo. Hindi na siya secret spot. So hindi siya umaabot dito yung tubig kasi hindi ko siya mga plastic. Oo, oh, sino po ang dami po. Tama. Sino man po ang dami. Woo! Success! Nakahanap na kami ng spot. Nang walang nai-injured. Muntik lang. Muntik lang. Good job, guys. Good job. Sardinas. So yung pang-emergency yung ulam. Hindi, tambad lang talaga kami magluto. Ikaw lang kung kita nyo yung tubo. Bukas ang umaga ko na lang pakita pero maliligo kasi kami ngayong gabi. Kaya, so, tama ko kayo. Ligo tayo para press ko sa pagtulog. Ooh, lamig! Lamig. Sarap, lamig ng tubig. Doon nanggagaling yung flow ng tubig. Bukas ng umaga, nakita namin doon sa taas ang ganda ng pagkakabagsak ng tubig. Kaya excited ako na gumising bukas ng umaga. Ito yung purpose ng malong natin. Hindi lang siya para maging kumot natin. Pagka ganitong nasa outdoor ka, pwede kang magbihis gamit kong malong. Papasok ka lang sa loob, tapos saka magpapalit ng damit mo for your privacy. Yun yung purpose ng malong natin, kaya lagi tayong may dalang malong. Tapos mamaya, pag natulog na tayo, kumot na natin siya. Nagagalaw niyo eh, pinalalagyan na lang kung ako eh. Ako lang sa inyo yung ganda ng ilog. Yan. Diba? Ang ganda ng gising natin. Tapos, ang ganda rin ng nakikita nating view. Kagabi, sa tapos na nagitulog namin kasi sobrang lamig.
wala kami ibang naririnig kundi mga huni ng ibon sa kuliglig tapos yung lagaslas ng tubig. Rap. Yan. Ito yung best na spot para uminom ng tsokolate. Yan. Yung ginawa ni Direk Gino. Ah, sarap. Grabe yung kulay ng tubig, oh. Kaya pala siya tinawag na Blue Lagoon. Kasi, kung makikita nyo, pag maganda yung panahon, ganyan talaga yung kulay niya. Hindi ko alam yung reason kung bakit ganyan yung kulay niya, kung saan siya nanggagaling. Pero, yun na kasi yung nakasanayan na tawagin ng mga lokal dito, Blue Lagoon. Pero although lahat naman ng ilog na karamihan na napuntahan ko, pagka maganda yung panahon ay ganyan yung kulay. Hindi nga siya blue eh, para siyang turquoise kung titignan niyo sa malapitan. Tsaka labig ng tubig. Good thing pala na kagabi nag-decide na tayong maligo. Kasi ngayon nga eh, parang maaga kaming luluwas o babalik ng Maynila. Kasi may mga lakad ngayong Linggo at may mga pasok na rin kinabukasan. Si Direk naman, although wala siyang reason para umuwi ng maaga, pero yung mga iba namin kasama, kailangan na talagang bumalik. Kaya, pack up kami na maaga. Ayun nga pala yung spot kung saan kami nag-camping, nag-hamok. And, buti na lang, medyo maraming mga puno, maraming pagsasabitan. Kaya, good spot na rin. Ang naging parang hindi lang maganda dun sa spot namin. Sobrang dami talaga ng basura, grabe. Sobrang dami ng basura na alam mo na lahat ng pumunta dito eh hindi man lang nag-isip na ibaba yung kanilang mga dinala o binitbitit sa taas. Talagang literal na iniwan lang. Pero yun talaga. Next time siguro pagka pupunta tayo dito, sana maisipan natin bitbitin pa ba yung mga dala natin basura. Doon kami nag-trek mula doon pababa dito. Medyo mahaba-habang laka rin din, mga 10 to 15 minutes, depende. Kagabi, medyo inabot kami ng 30 minutes kasi nga, madilim na ng bumaba kami. Kaya, kapakapa sa dilim, konti lang kasi kasing dala namin ilaw. Pero, okay naman yung trail, hindi naman masyadong mahirap. Kasi, may mga daanan talaga. Although mabato, pero kaya naman. Pero, hindi kasi namin masyadong naaninag yung trail kagabi. At ito pala yung dinaanan namin. Ayan. Mula doon. Sobrang haba ng ilog na to. Blue Lagoon. Sabit na tayo dyan. Pwede na dito. Tiketin natin. Oh, mukhang daanan talaga siya. Daanan ang tubig. Pero oo, may motin eh. Orang ka dito. Ano, lakas. Oh, takina. Lakas ni Mike.
dahil pinili namin yung medyo madaling trail. Ito yung kapalit na lahat kami papunta dun sa parking area namin. Malayo pala yung pinag-usap namin.